Hello guys! Welcome to my channel! And to this video po ay isi-share ko po sa inyo bakit dito ko gusto mag-settle down dito sa or magpundar ng bahay dito sa probinsya kasi po dito kumbaga simple ang buhay yan at dito medyo tipid compared mo sa Manila kasi dito po guys marami pang mga bakanti-bakanting lote na pwede mong mataniman and for the yung pang-ulam-ulam lang araw-araw, gulay, mga ganyan-ganyan. So dito po sa nabili naming lote sa dito sa amin lugar sa nandito kami sa Bacolod sa EB Magalona. Yan. Dito sa nakuha naming marami pa pong mga bakante na lote which is pinapayagan po ng may mga nakabili na hindi pa naman nila napatayuan ng bahay. So pumapayag po sila na pwede mo nang taniman as well as nalilinis yung kanilang lote. Kumbaga, iba pa rin po yung mga Ilonggo, proud to be Ilonggo. Ayan po, ngayon na dito si Manang kasi kaninang umaga pagkagising ko, nakita ko po silang nagdadamo dito. So, ang ginawa pala, binayaran siya dito ni nanay dito sa tabi para magtanim ng tatanim daw sila. Wait lang. Ayan po. Bali, nilinis po nila yung ito po yung bahay din ng sister ko, yung dalawang yan. Spain. Shout out Sandy my loves. Ito po yung bahay mo sa likod. So ito po yung bahay niya sa kanya tong dalawang bahay na to. So ito po yung place na to, bali bakante po to. Parang ito yung plaza yata. Magiging plaza yan dito since na hindi pa naman siya na ng may-ari ng lupa o ng subdivision. Naging sila ng permit. Kumbaga, pa rin dito sa amin eh. Kumbaga, dito sa amin, uso pa rin yung hingi-hingi. Kumbaga, uso pa rin dito sa amin na once magpaalam ka na, pwede naman, as well as mapagkikitaan nila. So, dito po, ito, pinaalam yata nila sa may-ari ng lote. Kasi ito, sold na to. Bali, pumayag naman yung may-ari kasi OFW din po yung may-ari nito. Since hindi pa po sila umuwi tsaka hindi pa nila plan magpatayo ng bahay sa ngayon, bali pumayag po sila na linisin yung kanilang lumang binili. So ngayon yung kapitbahay namin na nandito lang sa malapit, tinaniman niya ng kamote. So pumayag naman po yung may-ari. So dito hanggang dito. Marami po dito, pwede ka makahingi ng mga lemongrass. Yan, kung gusto mo ng lemongrass, manawa ka ho dito sa lemongrass. So ngayon, si Manang, ayun po siya. Yan. Si Manang, nagtatanim siya ng mani. Yan. Yan, hello Manang. Tingnan mo yan, si Manang, nagtatanim niya ng mani, pero di alahas yan si Manang, ha? Ha? Di gold. Oh, yan, see? Tatanim, ha? Yan, guys. Bale ito, malaki, maraming mani na tong matatanim ni Manang. So, ilang kilo yung binili niyong mani nang? 220 pesos. 220 pesos worth ng mani itatanim nila sa ilang plot kaya to? Maraming plot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ka flat para sa 220 pesos na mani na punla na binili nila. So ang i-income kaya nito, ilang days na mag-harvest ng mani, nay? 110 days? Oo. 110 days harvest ka na. Oh. See? Wala ka nang aanuin. Tingnan niyo guys, ang lapad. Tapos pwedeng taniman ng iba. Yan. Tingnan nyo. Dito, mga lemongrass lang, mga kamuting kahoy. Dahil hindi naman pinapakinabangan. So,
thankful pa rin sa mga may-ari ng lote na pumapayag sila, 'di ba? Kasi ano mo naman, hindi mo pa naman tatayuan ng bahay. So, mapagkikitaan ng ibang tao as well as malinis yung lote mo, 'di ba? Why not bad? Tapos may mga ano dito. Libre dito yung mga gulay, malunggay, talbos ng kamote, yan. Kung gusto nyo po ng mga talbos ng kamote dito, pwede ka pa dito sa amin humingi. So, libre. Pag binili mo to, ilang tangkay lang, 10 piso na sa palengke. Mga lumpate, yan. Marami ka pa dito sa amin matanim-tanim. Sariwa ang gulay. So, mga okra, yan. May mga tanim si nanay na okra, yan. Ang daming bunga. Kung gusto niya, sabi niya sa akin, gusto mo, kumuha ka lang, pwede. Ayan. Ayan guys, 'di ba? Ang sarap ng buhay dito sa probinsya. Ayan, tignan niyo. Ang pinakamarami talaga dito since sa kaming mga Ilonggo, mahilig kami sa manok. At kahit dito shell, mga shell nilalagyan namin ng lemongrass, nilalagyan namin 'yan. Mga sabaw-sabaw, mga tinolang manok, yan. May mga lemongrass, yan. Yan po yung specialty ng mga Ilonggo. So, dito, ganyan. Manawa ka kung ano. Kung gusto mo maghingi ng mga talbos-talbos, pwede ka pa dito sa amin makahingi. Yan. Pero yung mga iba naman, yung mga pareho ng mga sitaw, kasi medyo mahal talagang sitaw, medyo makakabili-bili ka dito. Pero hindi naman ganun ka, ano. At least, diba, pag magulay ka, meron kang makakasave ka. Ayan. Tingnan mo. Tingnan mo, ang laki ng gaping manihan ni nanay. Ayan. So, ito, yung ibang okra na to, sabi ni Mana, itatanim niya raw to kasi ano na. Ayan. Ipupunla niya raw yan. Ayan. Ayan. Marami pa mga bakanteng lote. Yan. Yan na guys, alam mo ba yung mga Ilonggo, maano mo pa yan eh. Kami nga mga Ilonggo daw, oso pa niya sa amon ang ginatawag nga ano mo ba, mga magbigay-bigay ka ng mga ulam sa kapitbahay, mga ganyan-ganyan. May mga ganyang kaugalian pa kami. So, kung gusto mo maghingi ng ganito sa kapitbahay, meron pa kami niyan, mga ganyang kaugalian. Kaya lang syempre naman minsan pag sobrang bigay-bigay naman, okay naman yun. Pero minsan, para ano mo naman, lalo kung pinagkikitaan din ng iba, minsan bayaran mo rin kung medyo meron ka. Yan. Pero, yan guys. Yung lugar namin, medyo tahimik pa. Yan. Ito pala guys, ito yung sa sister ko. Tapos ito sa pinsan ko na tailor siya. Galing din siyang Utopia since nag-iisa lang siya. Ito yung bahay niya. At sa likod po nun, may isang bahay doon na malaki. Yun sa pamangkin ko rin yun. So, dito lang kami tabi-tabi. Tapos ito po yung sa bahay ko. Yan. Ito yung bahay ko dyan. Tapos ito yung sa katabi ko, OFW din to. Ito po yung sa bahay ni nanay. So, nandito lang po kami. Katabi-tabi lang kami dito. Tapos ito po, yung sinabi ni nanay, sabi niya, palinis niya raw din to. Kasi tataniman niya rin ng magulay. Kaysa naman naka-iwang-bang yung it's better na matataniman. So, oo naman. Bibilin mo pa ba yan kung meron naman? So, ito po. Tapos nanay, may mga flowers pa o. Oh, diba? Yan. Mga anak ni nanay, mga OFW din yan. Yan. So, ito pa po. Yan. May mga kalabasa. Yan. May mga tanim kami dito. Hindi pala tanim nilang kalabasa. May bunga dito yun eh. Yan. Ayan, kalabasa. Ayan, andito po si nanay. Ayan po si nanay. Saan punta, nay? May sapatos akong magulay. Yeah, wow, nami-nami. Iya, sapatos, bate. Wow, bagong ligo si nanay, ho. Sakit, ha? Bago ka pa ligo. Oo, okay ka.
init. Donuts at lowest paligo. Yan, o. Ang muna din si nanay yun. Ila nga pala yun. Nan. Nan. Ang anak ni nanay o OFW din. Sa Saudi na yun, no? Din. Saudi? Oo, sa Saudi. Abu Dhabi. Ay, Abu Dhabi din. Ayan, yan si nanay yung nag-ano dyan. Siya yung namuhunan dyan. Nag-abot yung bata ko nga. Nag-retire sa pulis sa Krami. Ah, okay. Si nanay, yan dyan ang nag-ano namuhunan sa mani. So, magkano binayad mo na kay Manang? Ang sa ayas pang tanong. Oo, sa tanong. 200 lang. 200. Pero ang sa kwan, ang sa mani. Hindi, ang mani ya. 265. 210 puno? Ay, hindi, 210. Isa lang na yakakwan. Oo. Isa lang na kagantang. Oo. Te kay may kwan, may 1/4 akong ginbakal. Ah, may dinagdag si nanay na 1/4. Dasyon, ang indera aya, ang naghilamon sina, 1,000. Ang naglinis. Oo. Ah, binayaran ni nanay. Ti 910 days lang na ma-harvest ka na gali sina. Ma-harvest daw gayon pa man. 100, mga tatlong buwan. Pero damo na na ma-harvest mo na yun, no? Mabala nang na, kayo ho, wala ko. Nag-uway na. Ulan naman subong. Uway na mag-init. Kaluyaan man. Mayroon ah. Ng balya bata kung bakla niya ko kasi 25 aba. Meters. Ayo, di. Bibilan daw si nanay ng ano, ng 25 meters na hose pandilig sa kanyang mani. Mm-hmm. O, di ba? Mm-hmm. Pandilig. Oh. At least, hindi ka na mahirapan. Mm-hmm. May grape mo hindi daw. Oo. Ah, oo. Okay, may ano naman, may tanke naman si nanay. So, ito siya. Sabi ko tulog ka. Hindi, ang may gumagawa dyan sa bahay. Mano lang ako kasi nakita ko si Manang. Ayan. So, nagbayad pala si nanay sa pagpalinis kasi hindi niya nakaya maglinis. So, nagpapalinis siya dyan sa kapitbahay. Wala kasi nga madamo. Ayan. At least not bad, 1,000, sobrang laki naman. Tapos tataniman niya ng gulay. So, 1,000, ano ba naman ang mabibili mo dyan sa gulay, sa palengke, kung mag-harvest ka na? Ang isipon mo, ang mulang na yung ginobray ako. Direya, ang hambalana siya na. Ari guys, so, matanom mo kami, mani. Ari ho, nan. Amo ni siya galing ginatanom nga mani. Wala ko kabalo, ambi ko anay, kung ginapatubo na kag-i, amo ni siya galing, pag wala pa siya na, So ang 200 pesos ni nanay, bali 200, tsaka ang 1/4, 200, mga siguro, mga 250 pesos. Mga 250 pesos, di kadamo naman gali. Ang dami na pala ng 250 pesos na itatanim. And guys, ang dami na ng 200 pala, ang dami na, oh. Ang dami na itatanim sa 200 na mani. Ayan. So, ayan, ang 200, mga 250, siguro kami 1/4 pa na sinama, sinanay. So, siguro, sa 18 na flats na to, hindi, not bad, kadamo. Ang dami pala. So, ayan. Hindi na ako makaabot sa harvesting ni nanay, isang mani niya. Kay 110 days pala ito bago i-harvest. So dito na lang ako sa planting time. Oo, hindi na ako makaabot kay ilang days na lang, 1 month na lang ako dito. So ito po yung mga kamuti ni Kuya na tinatanim. Ang lapad. Yan, tapos meron ding kamuting kahoy. Yan, sa mga gilid. So, ito po, may mais din pala. Uy. Diba? May mga mais. Diba? Ang sarap talaga ng buhay, probinsya. So, may mga space pa. Ito pa po, may mga space pa. So, ito po.